Sabi niya, habang bata ka, maging masayahin ka, mag-enjoy ka. Gawin mo ang mga gusto mong gawin at kaya mong gawin. Huwag mo lang kakalimutan, ha, na answerable ka sa Diyos. In other words, huwag kang lalabis. Huwag kang gagawa ng bagay na ipagsisisi mo pag humarap ka sa Diyos dahil haharap at haharap ka. Pero lahat ng pwedeng gawin na hindi ma-offend ng Diyos, gawin mo. Yung hindi magbibigay ng panganib sa iyo at sa iyong kapwa, gawin mo. Sabi ko nun, huwag ka nang masyado muna mag-alala at mag-isip ng mga malulungkot na mga bagay kasi darating din yan sa iyo. Sandali ka lang maging bata, so enjoyin mo ang iyong kabataan. Ang dapat sabihan nito siguro yung mga magulang eh, no? Hindi yung mga kabataan. Mga lola at lolo. No? We must allow the children to be children. And we must allow the young people to be young. Do not fast forward their maturity. We all have a lot of time to be old. At pag dumating na sa iyo yung old age, wala nang balikan. Kaya dapat huwag sayangin ang pagiging bata. Kawawa naman yung mga bata na hindi na naging bata sa dami ng responsibilidad sa buhay. Timing is always very important. Sabi nila, an ounce of prevention is better than a pound of cure. Isang napakatanda ng kasabihan. Kung ang pagkilos ng tao ay nagawa niya bago magkaroon ng problema, mas marami siyang matitipid na oras, lakas, o kaya ay resources kesa kung susundan na lang niya na natapos na yung problema. Ang pag-aaral po natin ngayon, late lessons or lessons usually learned too late in life. Ano ba yung mga bagay na kuminsan ay huling-huli na para malaman, kaya importanteng alamin na habang may panahon pa. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na tugon sa aming mga suliranin, sa aming mga tanong. Kayo ang katapat ng lahat ng aming mga pagdududa, kayo ang katapat Lord ng lahat ng aming kakulangan. Kayo ang pumupuno, nagsasapat sa amin. Nawa, sa paglapit namin sa iyo, madalhan namin kayo Panginoon ng mga papuri. Pagpalain niyo kami ng mga salitang nagmumula sa iyong karunungan, salitang magiging gamot ng aming mga kasakitan, kalakasan ng aming kahinaan, liwanag ng aming kadiliman. Ituwid niyo po ang mga kalikuan namin, Panginoon, palakasin niyo po kami, pagalingin at akayin sa matuwid, maganda at maningning na daan. Lord, be our speaker. Protect us from all harm. Protect us from all works of evil men and evil spirits. May your mercies prevail. Walk in our midst. May your grace abound. In the name of your Son, Jesus, we pray to you, Father. Late lessons in life. What are the lessons usually learned too late in life? Although pag sinabi natin too late, we don't really mean wala nang pwedeng mangyari. Pero mas maganda sana kung mas maagang natutunan. Kaya naman, the younger you are, the more benefits you will get in learning these things. Number one is put God in your life as early as possible. Be as godly as possible before you get damaged or ruined. Marami pong mga tao na papalapit lang sa Diyos dahil napupwersa, nauobliga ng kalungkutan, ng kasakitan, ng kahirapan, ng kung ano-anong mga problema at damage. Mabuti na napalapit sa Panginoon at mabuti naman at ang mga problema at hirap ay naging daan para mapag-isip-isip ang Panginoon at lapitan ng Panginoon. Pero mas maganda sana kung nauuna na tayong lumalapit bago pa dumadating yung mga crisis natin sa buhay. Para kahit tayo ay nire-restore ng Panginoon, kung dumaan tayo sa mga hirap at mga kung ano-anong damages, mas madali naman na mas pagandahin na lang ang buhay natin kaysa hanguin pa tayo sa napakarami nating kinasadlakan at ayusin sa napakaraming gusot na sinalihan, bagamat yon ay nagagawa ng Panginoon. Pero napakaganda kung mas maagang nakikilala ang Diyos. Bagamat walang huli, kahit deathbed conversion, yung talagang huling hininga na nung nakakilala sa Panginoon, salamat, maganda yon. Pero mas maaga, mas mabuti. Ecclesiastes 12:1-2, keep your Creator in mind while you are young. In years to come, you will be burdened down with troubles and say, I don't enjoy life anymore. Someday the light of the sun and the moon and the stars will all seem dim to you. Rain clouds will remain over your head. Sinasabi dito ng mayakna, darating ang panahon, tatanda ka rin.
marami ka rin mga bagay na gustong-gusto na ngayon na hindi mo na rin magugustuhan. Mawawalan ka na rin ng gana sa maraming dati ay hilig na hilig mo. Sabi, bago pa man dumating yun, alalahanin mo na ang Diyos. Habang bata ka pa lang, bago dumating yung mga panghihinawa mo at pagkapagod, bago ka maubusan ng lakas, kilalanin mo na ang Panginoon para may lakas ka pang natitira para sa Kanya. Meron ka pang mga panahon na lalalabi para sa paglingkuran at kilalanin at makisalamuha at makipagmabutihan sa ibang mga anak din ng Diyos. Sabi, agahan yan. Kaya tayo mga kapatid, meron tayong napakahalagang misyon ng mga bata sa ating pamilya, maaring anak mo, apo, pamangkin, kung ano man, habang maaga dalhin sa Panginoon, isama sa church, enroll sa Sunday school, isama sa mga youth camp, mga daily vacation Bible schools, para maaga ang paglapit nila sa Panginoon. Sabi, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Mas madaling magturo kesa sa mag-repair kung may damage na. While God can restore broken lives, it is infinitely easier just to improve on what is already good. Pangalawa po na lesson na dapat hanggang maaga matutunan, accept and make peace with yourself as early as possible. Meron tayong mga katangian, meron tayong lakas at may kahinaan. Meron tayong mga bagay na talagang kaibig-ibig tungkol sa ating sarili at meron namang sana mas kaibig-ibig pa. Pero mas maaga natin na baguhin yung pwedeng baguhin at tanggapin ng buong puso yung hindi pwedeng baguhin tungkol sa atin, mas giginhawa, mas luluwag ang ating buhay. Sure, room for improvement is the biggest room in the world. Marami tayong pwedeng ibahin, baguhin, paasensohin sa ating pagkatao, pero may mga bagay na gano'n na talaga tayo. Tinatanggap tayo ng Diyos, dapat din nating tanggapin ang ating sarili. May mga karunungan na hindi mo siguro mamamaster kasi may iba ka ng master eh. Merong mga physical attributes that will never be yours because you're already possessing attributes that cannot be changed. Mas pinatanggap natin yon, mas maaga, mas matatahimik ang ating kalooban, makakapag-focus tayo sa mas mahalagang misyon ng ating buhay. Psalm 139:14, I praise you because of the wonderful way you created me. Everything you do is marvelous. Of this, I have no doubt. So pinupuri ng mayakda ang Diyos dahil daw sa napakagandang paraan ng pagkakalikha sa Kanya. But of course, we know that whoever is singing this and whoever wrote this is far from perfect. Pero sabi niya, pinupuri ko kayo sa ganda ng pagkakagawa niyo sa akin. Kailangan matuto tayo mga kapatid na kilalanin at appreciatein yung maganda at mabuti sa atin. Habang patuloy naman nating inaayos sa tulong ng Diyos yung mga dapat ayusin. Pero meron talagang dapat manang tanggapin. May mga bagay na genetic. Halimbawa, kung talagang predisposed ang pamilya niyo na magkaroon ng diabetes, malaki ng chance na magkaroon mo nun, kasi magalit ka pa sa mga ninuno mo na hindi rin naman nila inimbento yun dahil minana rin nila, tanggapin mo at mabuhay ka sa paraan na pinakamaayos para hindi ka mabigyan ng maximum damage ng karamdaman na yan. May mga bagay na dapat tanggapin, mas tahimik ang ating buhay. Improve what can be improved on and accept what cannot be changed. In other words, as early as possible, be a friend to yourself. Be at peace with who you are and with what you are. Pangatlo po na dapat nating matutunan, learn what matters to you as early as possible. Ano ba ang mahalaga sa inyo? Mahalaga ba sa inyo na pagka may mga lakaran, nakakapag-swimming kayo at hindi kayo marunong lumangoy, learn it as early as possible. Para humaba ang panahon ng buhay nyo na nai-enjoy nyo yan. Gusto nyo pala pag may mga party, nagbo-ballroom dancing kayo, sumasayaw kayo, pag-aralan ninyo. Kesa habang buhay, nakatingin na lang kayong halos maingit-ingit doon sa mga nagpapaikot-ikot at nagpapagulong-gulong at nagpapatalon-talon, learn it if you like it. Gusto mo palang mamisikleta, pero habang buhay, nakatitig ka na lang sa mga namimisikleta because you don't know how, learn it. Mga kapatid, at this point in your life, ano ang mahalaga sa inyo, gusto nyo, pero hindi nyo alam? Alamin nyo. Mas maaga nyong mamaster yan, mas mahaba ang natitirang oras para nyo ma-enjoy. Skills ba yan? Language?
Is it a piece of information? Is it a trade? Isang uri ng paghahanap buhay o nagagawa ng kamay? Alamin. We cannot forever say, gusto ko sana pero hindi ko alam. Agahan. Proverbs 24:5, a wise man has great power and a man of knowledge increases strength. Sa palagay nyo, anong dapat nyong malaman na pag nalaman nyo, mas lumalakas kayo bilang tao. Mas lumalakas yung bargaining power nyo with the world. Know it. To know is to master, to conquer, and to use. Another thing we have to learn is to be as healthy as much as possible, as early as possible. Bakit sabi nila pag nagkakaedad ka na, dumadami na sakit? Eh, ang dami mo na kasing inipon na lason sa iyong katawan. Ang dami mo nang inipon na atraso. Mga pawis na hindi mo na ipawis, exercise na hindi mo na i-exercise, at mga hindi mo dapat kinain na kinain mo. Siyempre, darating ang panahon, mahahabol ka rin yan, dumadami, nagkakasabay-sabay. Kaya pagdating ng araw, doon ka ngayon magbabawas ng alat, magbabawas ng taba, magbabawas ng mga kung ano-ano, agahan na ang pagbabawas nun kasi naiipon. Habang bata ka pa, konting disiplina na sa kinakain mo. Kung sasabing bata naman ako, kasi naiipon, naiiwan sa katawan mo yan eh. Hindi lang naman mahalaga na tumanda at humaba ang buhay. Ang maganda, mahaba ang buhay, pero malusog. Mas nai-enjoy mo yun. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? Isipin ninyo na yung Espiritu ng Diyos na walang hanggan, walang katapusan, napaka makapangyarihan, nakatira sa ating katawan. Isipin nyo na lang na inyong isip na ang layo ng mararating, ang daming pwedeng ma-imagine, ang daming pwedeng ma-create, pero nakatira pa rin sa ating katawan. At pag bumigay na yung katawan mo, kasunod na rin bibigay yung brain mo. Kasi yun ang tinitirhan niya. Nakita nyo ang napakarami mga dakilang mga tao, great, powerful people, but in times of a crisis in their lives, they happen to be sick. Ang nangyayari, natatalo sila kung giyera yun. Kumisa, napakalaking digma, ang galing na general, ang daming napanalunan, pero dahil lang sa kagat ng lamok, no? Nagkaroon ng malaria, at kung kailan siya sinusumpong at inaapoy ng lagnat, doon lumusob ang kalaban, natalo sila. Kasi kahit gano'ng kagaling ang utak mo, nakatiyap pa rin sa katawan mo yan, yung katawan mo pag bumigay, kasamang bibigay lahat. Kaya dapat inaalagaan, mas maaga. The body is also the temple of the mind. It is also the limit and the limitation of the mind. Kaya inaalagaan yan. It becomes a tool of the mind, but it also becomes a prison of our whole life. So as early as possible, exercise. As early as possible, be fit. Eat healthful foods. Life is so much easier and nicer when one is healthy. Hindi lang yun, mga kapatid. Pati life ng mga nagmamahal sa inyo, gumagaan pag kayo'y malusog. Kasi siyempre, kahit tayo ang may kasalanan kung ba't nagkaganon ang kalusugan natin, damay lahat ang nagmamahal sa atin dahil hindi naman tayo matitiis at aalagaan din tayo kung tayo magkaroon ng karamdaman. Kaya meron tayong pananagutan sa lahat ng nagmamahal sa atin to keep ourselves as healthy as possible because when we are sick, sila yung napapagod. Kaya yung mga young people dapat responsable sa kanilang kaligtasan. Huwag na kung saan-saan ibalibag yung katawan at ipaghampasan at kung saan-saan dalin kasi pagka nabagbok yung ulo mo at na-paralyze ka, yung matandang nanay mo pa rin ang mag-aalaga sa'yo. Sino? Pag nagkaroon ka ng mga karamdaman, mga mahal mo sa buhay ang gagastos. Kaya hindi ka lang nabubuhay para sa sarili. We live responsibly. In adulthood, do not think of yourself and do not treat yourself as old. Do not think old. Do not act old. Marami kasing mga humihina na bahagi ng katawan natin kasi itinatrato na natin na mahina. Hindi na kasi nagagamit, hindi na napapractice. Recently, nakakita ko sa internet, 92-year-old Lola nagsasalsa. Ewan ko kung nakita nyo yun, ha? Talagang nagpapagulong-gulong, ibinabalibag nung apo, kulang na lang lumipad. Ang lakas ng katawan, 92. Yun ang sagot, wow! Maraming ginawang tama itong si Lola sa buhay niya.
malakas pa yung katawan niya. So, huwag na kayong lagi na lang nakapranela, nakabalabal at lagi na lang. Pwede nyo namang pasiglahin ang mga sarili, no? Para mas marami pa tayong makita, malasap, magawa, maproduce. So, watch what you eat. Sila Daniel, ang propetang si Daniel, mga batang-bata pa lang, binihag ng kaaway, dinala doon sa palasyo nung nakabihag sa kanila, tinetrain sila para maging mga trabahador nitong hari na bumihag sa kanila. Pero ayaw nilang kumain ng pagkain sa palasyo. Kasi iniisip nila bukod sa moral dimension ng pagkain ng mga unbelievers, marami siguro talagang unhealthful na mga ingredients yan. Kaya sa Daniel 1:11-15, merong prescribed diet yung mga noble men na yon, noble young men who were in the palace. Pero si Daniel then said to the guard, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Hindi natin alam kung ano yung mga excess siguro ng mga fats, mga alcohol at kung ano-ano sa royal food. Pero ayaw kainin nila Daniel. Bukod siguro nga doon sa dietary value, may spiritual value pa sa kanila kung anong kakainin nila at hindi. Kasi sabi nila, gulay na lang po ipakain nyo sa amin at tubig lang ang iinumin namin. At matapos ang 10 days, kung nakita nyo kami nanghihina, sige, kakainin na namin kahit ano ipakain nyo. Eh pero nakita, mas maganda pa ang kalusugan nila, mas maayos. Ibig sabihin, hindi ko mo masarap, yan ang mabuti sa'yo. Konting control sa sarili. Isa pang dapat nating matutunan habang mas maaga sa buhay, mga kapatid, have fun whenever possible. Ecclesiastes 11:9-10, be cheerful and enjoy life while you are young. Do what you want and find pleasure in what you see. But don't forget that God will judge you for everything you do. Rid yourself of all worry and pain because the wonderful moments of youth quickly disappear. Napakahalaga ng mensahe na ito ni Solomon, the wisest man ever. Sabi niya, habang bata ka, maging masayahin ka, mag-enjoy ka. Gawin mo ang mga gusto mong gawin at kaya mong gawin. Huwag mo lang kakalimutan ha, na answerable ka sa Diyos. In other words, huwag kang lalabis. Huwag kang gagawa ng bagay na ipagsisisi mo pag humarap ka sa Diyos dahil haharap at haharap ka. Pero lahat ng pwedeng gawin na hindi ma-offend ng Diyos, gawin mo. Yung hindi magbibigay ng panganib sa iyo at sa iyong kapwa, gawin mo. Sabi ko noon, huwag ka nang masyado muna mag-alala at mag-isip ng mga malulungkot na mga bagay kasi darating din yan sa iyo. Sandali ka lang maging bata, so enjoyin mo ang iyong kabataan. Ang dapat sabihan nito siguro yung mga magulang eh, no? Hindi yung mga kabataan. Mga lola at lolo. No? We must allow the children to be children. And we must allow the young people to be young. Do not fast forward their maturity. We all have a lot of time to be old. At pag dumating na sa iyo yung old age, wala nang balikan. Kaya dapat huwag sayangin ang pagiging bata. Kawawa naman yung mga bata na hindi na naging bata sa dami ng responsibilidad sa buhay. Yung hindi na naka-attend ng anumang gathering, socialization, kasi laging nag-aalaga ng may sakit na magulang o nag-aalaga ng kapatid o naghahanap buhay. Habang kumisan, yung tatay palasing-lasing, pagani-ganito, yung mga anak na ang nagbuhat ng mga tungkulin ng mga magulang, hindi na sila naging bata. Eh ang problema, pagka lampas na yung kabataan mo, hindi ka na magiging bata uli, ever. So isa pong malaking kalupitan, mga kapatid, na nakawa natin ang mga kabataan ng kanilang pagiging bata. Siyempre, medyo hindi nag-iisip pa yan ng marami mga bagay, kaya parang hindi seryoso. Sandaling-sandali lang yun eh. Tulad din ng ganda, sandaling-sandali lang ang kagandahan ng isang bata. Anong sabi ni Shakespeare? A rose will bloom, it then will fade. So does a youth, so does the fairest maid.
So, samantalahin, huwag natin silang pigilan na magkaroon ng mga kasiyahan hanggat hindi offensive sa Diyos. Yan naman lagi ang hangganan eh. Siyempre may hangganan ng lahat ng bagay. Pero karamihan naman kasi sa atin, yung bata, huwag ka malikot. Ano gusto mo? Maparalyze na siya at mag-wheelchair na. Eh, bata nga eh. Siyempre, may likot. May hangganan din lang. Huwag ka naman makabasa. Huwag kang makasira naman kung ano-ano dyan. Bata ay bata. Mga young people, biglang magtatawa na ng malalakas, iirapan agad ang mga lola. No? Eh, mga young people, sandali lang yan. Pag nalaman na nila ang mga tunay na issues ng buhay, pag nagbabayad na sila ng mga kuryente at tubig at mga bayarin, pagka nalaman na nila ang maraming mga suliranin ng mundo, hihina na rin ang tawad niyan. Diba? So habang kaya pang lakasan, lakasan. At kahit matanda na kayo, marami para kayong bayarin, labanan niyo yan, lakasan yung tawa. Diba? Kasi, sabi nga ni Balagtas, sapagkat ang mundo'y bayan ng hinagpis, mamamayay sukat, tibayan ang dibdib. Marami talagang dumadating na problema. So, tuwing pwede, magsaya ka. Kasi may mga panahon sa buhay natin, ibigin mo man, talagang mahirap magsaya. So, yung masaya na, huwag mo nang palungkotin. Meron namang ganun eh. Nasa pagtitipo na, nasa party na, nasa kasalan na, naninimangot pa. Huwag kang manimangot at malungkot kasi may mga kamag-anak ka, mahal sa buhay na siguradong mamamatay. Alaga namang hindi mamatay eh, namamatay tayo. Doon mo na i-reserve ang lungkot mo. Siguradong maraming panahon. Pero pag ang panahon ay kasiyahan, tanggalin mo lahat ang lungkot mo, imagination mo, kung ano-ano, magsaya ka. Kasi dapat tamasahin, samantalahin, ang mangilan-ngilang pagkakataon na pwedeng sumaya. At pag nakakakita tayo, mga kapatid, ng nagsasaya, huwag kayong killjoy. Hindi kayo makatulog, pero nagkakantahan sila, magbasa kayo ng buto ng kakao sa tenga nyo. Para makatulog kayo at sila sumaya. Alangan naman kayo itong matutulog, lahat patahimikin nyo na. Diba? Maraming panahon ng katahimikan na ang tao hindi mo man pigilin na magingay, kusang tatahimik kasi maraming darating na dagok ng buhay. So habang hindi dumarating yun o wala, bakit nyo naman dadagukan? Kailangan marunong tayo magrespeto sa taong sumasaya. May bakasyon, huwag nyo ungkatin ang mga problema. Kaya nga nagbabakasyon. Magkaka-opisina kayo, magre-retreat kayo, magpupunta kayo ng bakasyon kung saan, huwag nyo pag-usapan ang trabaho. Pag-usapan nyo, pag nandun na uli kayo sa inyong opisina, kasi bihira. Gumastos pa kayo para magpunta halimbawa sa Sikogon. Tapos nung nandun na kayo, pinag-uusapan nyo yung mga nakakainis na bagay sa office. Sinayang nyo yung pagkakataon. Maraming mga tao, sinasayang nila ang pagkakataong sumaya. Bihira-bihira lang na magkaroon ng malaking kainan. Doon ba magje-jeta? Kalimutan nyo nga yung jeta nyo kung masarap ang mga pagkain. Dahil madalas naman talagang jeta kayo eh. Dahil kulang ang budget, di ba? So doon na lang kayo magje-jeta. Darating din yon. Pero yung manakana ka na mayroong festival, naku, enjoyan mo yan. Kesa sa pagdumarating ang panahon ng gutom, inaalaala mo yung mga dapat sana'y nakain mo pero hindi mo kinain dahil nag-iinarte ka. No? Magsisisi ka ngayon. So enjoy it. Enjoy youth. Enjoy young adulthood. Enjoy adulthood. In fact, enjoy every stage of life. Ecclesiastes 3, 1 to 11 can be summarized as saying, everything on earth has its own time and its own season. There is a time for laughing and dancing. And if it is not your time, hayaan mo yung iba to enjoy their time. Kung sino ang nagsasaya, siya ang may karapatan. Yung ayaw magsaya, yun ang lumayo. Pero huwag yung pigilin yung nagsasaya. Hindi nyo alam, baka bukas may malalaman siya kahindik-hindik na bagay na kahit hindi nyo pigilin, talagang mawawala na yung saya niya. Unfair naman na hindi man lang siya nakapag-charge. Malolobat pala siya bukas, hayaan nyo siyang mag-charge ngayon. No? Para may baon siyang saya sa buhay. Kaya mahalaga mga kapatid, yung maliliit na bata, i-maximize natin ang saya nila. Para marami yung baon. Habang tumatanda sila, nawi-withdraw nang nawi-withdraw yun, kaya damihan nyo yung deposit na love. Habang sila'y bata pa. Hindi ko sinabing palakihin sila sa layaw, sa saya. Pero hindi ko sinabing i-exempt sila sa pagod, sa training,
sa disiplina. Pero dapat ginagawa man natin ang lahat ng yon, may kakambal na saya. At makikita nyo sila yung magiging mga matitibay na tao. Mapagbigay, maibigin, at masasarap na mga kasama. So, there is a time for laughing and for dancing. Maximize that time. Create, invent ways to be happy. Be youthful at heart and let the young be young. Kumisan, ang ikinakalungkot ko po, pag marami mga nagiging born again Christian, akala nila bawal sumaya. So, bawal na lahat, no? Bawal na lahat. Napaka maunawain ng Diyos. Gawin nyo kung ano yung nagpapasaya sa inyo, maliba na lang, alam nyo talagang maling-mali. Ngayon, medyo gray area, pero gustong-gusto nyong gawin, napakabait ng Diyos para kanya unawain, no? So, ang ating laging panghawakan, yung bait, hindi yung higpit ng Diyos. Mabait siya. Ang mahigpit lang kuminsan yung lola mo o yung tiya mo na old maid, mas mahigpit pa talaga sa 30 na pinagsama-sama yan. Bakit? Hindi kasi siya nag-e-enjoy sa buhay. No? Kaya tuloy, gusto niyang idamay halos lahat ng tao na huwag na rin mag-enjoy sa buhay. Napakahirap kasi nung mga tao na walang nagmamahal, walang nakikipagmahalan, walang mga outlet, walang mga saya. Ang gusto, idamay lahat ng tao sa mundo. Gawin natin ganito mga kapatid, kung ano man ang hindi natin na-enjoy, ipagdiwang natin kung na-enjoy ng kapwa natin. At sa ating pakikipagdiwang sa kanila, nakakasalo na rin tayo sa enjoyment. Kasi yung lagi mo silang pinipigil. One thing to learn, early, mas bata, mas mabuti, save. Mag-impok. Save whenever possible. And if you're already saving, save more. Kung malapit ka na lang mamatay, ang dami mo pang savings, edi pamigay mo, pero mabuti na rin yung kinamatayan mo, may savings ka pa kaysa wala. Invest. Ecclesiastes 10:19, sabi ni Solomon, pinakamarunong na tao sa balat ng lupa, money is the answer for everything. Sa inyo, ha? Ganun ba yun? Tatandaan nyo mga kapatid, it is the love for money that is condemned in Scripture, not money. Yung pagsobra mong minahal, kinalimutan mo ng Diyos, kinalimutan mo ng kapwa, yun ang sumasama. Pero yung pera mismo, gusto ng Diyos, marami tayong ganyan. Kaya nakita mo ang Panginoong Jesus, pinagalitan niya yung binigyan ng mga talent, hindi ininvest, hindi nagtubo, binawi pa. Gusto ng Diyos, marami kang pera. Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It is no commander, no overseer or ruler, yet it stores provisions in the summer and gathers its food at harvest. Sabi niya, ikaw tamad, tingnan mo yung langgam. Pagtag-araw, pagtag-ani, pagod na pagod. Nagbubuhat ng kung ano-anong madidilihensya niya sa buhay. Kuminsan, 20 times heavier than the body of the ant binubuhat niya. Bisa nagtataka ka sa sahig, may naglalakad na bigas. No? Nung tignan mo, may munting langgam sa ilalim, buhat-buhat niya, naghahanap buhay siya. Ikaw naman sa dista, tiniris mo pa. Naghahanap buhay nga yung langgam eh. No? Sabi, kita nyo yan, kasi hindi laging pwedeng merong kampulutin, kasi hindi laging harvest. Kaya kung tag-ulan na, maaanod na sila ng mga tubig, hindi na pwede, sa tamang oras, nag-iimpok. Para pag dumating yung pangangailangan, merong nakatabi. Kailan tayo dapat mag-impok? Kung kailan tayo malusog? Kung kailan tayo bata, kung kailan tayo kumikita, hindi yung ubus-ubus biyaya, bukas na katunganga. Ang mga young people, hirap na hirap magtrabaho ng mga graveyard shift, tapos inuubos ang pera nila sa mga kapeng nakakasikmura. Yung mga maaasim na kape. Talagang mga pagpapanggap at pagbabalat kayo, no? Para lang magmukhang sosyal. Tapos nauubos ang mga pera sa kung ano-anong gadget. Tapos mamaya, tumanda na, wala malang savings. Kailangan may i-save ka. Ngayon, kung may mga kamag-anak ka na palahingi, palaasa, paladagan, no? Talagang gumagamit ng straw para sip-sipin ang dugo mumula sa pinakamatabang ugat sa iyong leeg. Di ba? Lalo ka dapat mag-save. Huwag mo ibibigay lahat. Do not give everything. Give proportionately. Magtira sa sarili. Pag naliligid ka ng mga ganitong tao, lagi silang wala, ikaw yung meron, uubusin nila, bukas, pare-pareho na lang kayong wala. Hayaan mo na lang sila wala, ikaw meron.
Para pag may emergency sila, kahit paano, pwede mo rin tulungan kesa ipinamigay mo ng lahat. Lalo mga magulang. Alam niyo naman ang mga Pilipinong magulang, ibibigay ang lahat sa anak. Kung umaasa kayo na lahat ng anak ay itatagod kayo sa pagtanda, eh paano kung hindi mangyari? Paano kung nakapag-asawa yan ng ubod na sama ng ugali? At nakulam yung anak nyo at nailayo talaga sa inyo. O anong gagawin nyo ngayon? Binigay nyo lahat. Magsisimang kayo, 80 anyos na kayo, 70. Lampas na yung climax ng pagkita nyo. Anong gagawin nyo? Magsisisi na lang kayo hanggang humina na kayo ng humina, maubos ang maubos. Don't give everything. I'm telling you, give, but give proportionately. May itinatabi ka. Ang God is God of proportion. Ang Diyos nga, 10% lang hinihingi, di ba? So, ibig sabihin, may tinitira ka sa sarili mo, sa ganito, sa ganon. Dapat ganon. Kung kayo'y kumikita-kita, medyo katanghali ang tapat ng inyong buhay, walang ginawa ang mga kamag-anak nyo, kundi manghingi, paano kayo magkakaroon? Ipinapayo ko lagi sa iba, maghulog kayo ng lote. Maghulog kayo ng anumang bagay na alam lahat ng kamag-anak nyo may hinuhulugan kayo, therefore, hindi nila kayo dapat obligahin na lagi magbigay sa kanila dahil may hinuhulugan kayo. Tapos pagdating ng panahon, di ibenta nyo, parang savings, parang for savings. Kasi kung laging cash ang pera mo, papapakin talaga ng mga tao yan. Wala kang maiipon. No? So magtira sa sarili. At habang maaga, lalo't kung naniniwala kayo, get a good health insurance coverage. Mabuti na yung nagkakasakit kayo, ang inaalala nyo lang, paano gagaling, hindi yung paano magbabayad. Malakas magpalala ng sakit, yung bills. Malakas magpataas ng lagnat pagka nakikita mo yung mga bills. Kailan kayo kukuha dapat ng health insurance coverage? Habang bata kayo kasi mura pa yung premium. Alam niyo na yung mga insurance, eh, pero hindi ka naman yan love. Negosyo yan. So habang nagiging 60 ka, lalong nawawala na yung mga privileges mo o 70. Pero at least umabot ka malang sa edad na yun na covered ka kasi mamaya nagkakaroon na ng mga bagong products yung mga insurance companies na hanggang 1,000 pwede ka ng client nila. Meron ng ganun, ano? Pero maganda meron kayong ganun. Kaya lang pakatinuan ninyo. Dahil maraming mga insurance companies nakaka 1, 2, 3. No? Tinatakbuhan ka bigla, nawawala bigla. So tingnan nyo yung record, track record ng mga kumpanya. But it's nice to have that. Get educational and health insurance for your children. The younger they are, the cheaper. Ako, isang patotoo. Sa ganito, napapatunayan ko, this works. Yung mga insurance, health insurance, educational plans. Dami ko nang nakita na talagang it works. Kaya lang nga, talagang medyo maghihigpit ka ng sinturon habang nagbabayad ka ng premium. Eh, 5 taon lang naman yon. At kadalasan, yun yung 5 taon na bata ka pa, nasa peak ka pa ng pagkita, pwedeng gawin. Kita niyo yung babaeng pinupuri sa Proverbs 31:25? She is strong and graceful, as well as cheerful about the future. Sabi ng NIV, she can laugh at the days to come. Sino ang pwedeng magtawa-tawa sa darating na kinabukasan? Yung may ipon. Magulang ka, magkakalis na yung anak mo, sabi mo, magkakalis ang anak mo, may pambayad ako. Diba? Gaano karami nakakatawa ting hunyo? Pag nakasalubong may mga mukhang Biyernes Santo, eh hunyo. Kasi enrollment, walang savings. Gano'ng karami yung nakakatawa kapag naalala mo, naku, tatanda ako, kailangan ko ng wheelchair. Bibili ako ng may mga umiilaw-ilaw pa habang gumugulong. E di yung may pambili, di ba? Sinong nakakatawa sa mga darating na sakit? E di yung may pampa-hospital, she can laugh at the days to come. Yung Proverbs 31:25, lady, because she has savings. So mahalaga, meron yan. Isa pang lesson, mga kapatid, if you have a chance, I like to emphasize this, if you have a chance, dahil yung iba gusto pero walang chance, and you are psychologically and emotionally fit to marry, marry. Huwag niyo nang tanongin yung katabi niyo, ba't ikaw, hindi ka nag-asawa? Di ba? Hindi kayo makialam. Pero if you have a chance, if you are psychologically, emotionally, economically, physically fit to marry, marry. Maraming ligaya ang pag-aasawa kahit marami rin itong hirap. Pag kinuwenta mo, kwentas claras, panalo ka pa rin, usually, pag nagkaroon ka talaga ng isang married life. When you can, have, and raise a child or children. Mahirap lang yan sa simula, pero malaking joy ang binibigay niyan sa'yo. Lalo't kung mapag-aruga, kung tumanda ka, bagamat hindi yun guaranteed.
di ba? So, huwag kang mag-alaga ng bata dahil investment mo siya para alagaan kanya pagtanda mo. Hindi yung guaranteed. Mahalin mo lang dahil mahal mo. Kung minahal ka uli sa sukli, eh di maganda. Kung hindi, may tinabi ka sa sarili mo. Yun ang importante. Proverbs 18:22, "He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord." Baligtarin mo rin yun, ganun din sa husband. Mapalad yung mga tao who have a chance and who are psychologically and emotionally fit to have a spouse. So, huwag sayangin yun if you fall under that classification. Kahit ano pa ang hirap, mas matimbang pa rin ang pakinabang kung nagkaroon ka ng kabiyak. Psalm 127 verse 3, "Children are a blessing and a gift from the Lord." Kung minsan mga kapatid, merong mga ipinagbubuntis na bata in ways that are socially undignified. May mga unwanted pregnancies. May mga hindi inaasahan. Merong mga kuminsan na puwersa nangyari. Sakali mat mangyari, bagamat ayaw natin, never abort a child. At kung ikaw naman ay isang dalaga na sa mga laro sa'yo ng tadhana ay bigla ka naging isang dalagang ina, huwag mong ipamigay ang bata. Palakihin mo. Machichismis ka lang ng isang linggo, dalawang linggo, isang buwan. After 1 month, may ibang babaeng buntis na uling mapag-uusapan, aalis na sa'yo ang spotlight. Palakihin mo yung anak mo, hindi ka man nagkaasawa, may anak ka na. Alam niyo po kasi, I'm talking through experience, may mga kilala akong mga kababaihan na nagtapon pa ng anak, nagganito pa, tapos hindi na sila nagkaasawa, hindi na ngayon, nung medyo may edad-edad na, nanghihinayang, oh, pinalaki ko na lang sana. Tapos ting nakakakita ka ng bata, naku, ganito ni ata kalaki yung anak ko, kundi ko pinamigay. You know, kung wala ka man naging asawa, naging tinatawag ka mang disgrasyada, eh, ganun talaga ang buhay, no? Hindi mo namang ginusto yan, wala naman sa slambok mo na yun ang ambition mo. Napalagay ka doon, eh, iayos mo kung ano yung naging mali, itama mo, and then, pasalamat ka, may anak ka na. Kesa wala. Huwag kayong magtatapon ng bata. Makakaraos din. Nairadaos yan. Tsaka huwag kayong masyadong maging maramdamin sa chismis. Kahit nga wala kayong gawin, chismisin pa rin kayo ng mga tao. Mga chismosa naman na yan, hindi ka naman naaalagaan niya kung nadapa ka. Eh, may anak ka, baka naman ibangon ka kung madapa ka. Huwag niyong pansinin yung mga chismosa. Make the most out of your life. Bihira, walang tao na nagiging perfect ang buhay niya. Nagkakapingas-pingas, nagkakalamat-lamat. Nangyayari yan eh. Yun ang maganda nga sa tao dahil meron tayong Diyos na pagdaraanan ang lahat. Basta tayo nagpapatulong sa Panginoon, huwag kayong masyadong sentimental about it. Blessing pa nga yun. May anak ka na. Oh, may nangyari sa'yo. Nakapag-asawa ka, hindi ka masyadong naging maginhawa, hirap ka rin. Pero siguradong may ligaya ka rin, pasalamat ka rin. Dahil blessing pa rin yun. God is so good at restoring us. God is so good at repairing broken lives. So don't let the brokenness continue to haunt you all your life. No? At just pick up the pieces. Get on with life. E ano ba? Nangyayari yan sa lahat. Ang mahalaga, we learn from every mistake. And the mistakes we commit should make us kinder and nicer to those who commit other mistakes. Mas magiging maunawain ka dahil may pinagkukuhanan ka, may pinaghuhugutan ka ng pangunawa. At kung kayo naman naiibig, abay di umibig kayo, love. Never mind not being loved back. Meron kayong mahal. Ka-opisina nyo, talaga namang lahat ng bonus nyo, inapanulan yung kaldero, binibigay nyo sa kanya, pero hindi pa rin kayo pinapansin. Ibigay nyo pa rin. Alam nyo yung nagmamahal, mas masaya naman nyo kesa doon sa minamahal eh. Eh kayo yung nagmamahal, hindi man kayo suklian ng pagmamahal, magmahal pa rin kayo. At least naranasan nyo magmahal. Diba? Kesa sa hindi na kayo minahal, hindi pa kayo nagmahal. Di wala na kayong naranasan. It's all right to love and not be loved back. Because loving by itself gives you a lot of happiness. Eh kung sinuklian pa kahit konting pagtingin, malay nyo naman. So huwag kayong matakot umibig. Yung mga nabiguna ng mga 18 beses, may mga 18 pa ulit na lalabi. Ubusin nyo. Diba? Huwag kayong sobrang nadala, naging playing safe, ayaw nyo na. Buhay pa kayo eh. Ba't umaayaw na kayo?
Ngalan niya naman, dito sa 27 pag-ibig, yan na talaga matupad ang mga pangarap niyong ilakad hanggang altar. Habaan niyo ang lakad. Mula pa lang doon sa Harrison, maglakad na kayo para makabawi kayo. No? So never mind kung hindi kami namahal. Mahal mo pala, mahalin mo pa rin. Hindi ka binibigyan ng pag-asa, mahalin mo pa rin. Huwag mong ilagay sa kanya yung pasya kung anong gagawin mo sa pag-ibig mo sa buhay. Sasaya ka rin. He who loves enjoys more than the one being loved. Pangwalo, hold no grudges, have no regrets, discard anger from your heart. Mas maaga, mas mabuti. May gumawa sa'yo ng masama nung araw, hanggang ngayon inaalala mo pa, ang totoo nun, paulit-ulit na nagagawa sa'yo yung masama kahit wala na siya dyan, kasi nire-replay mo. Lugi ka. Kung meron kayong dapat patawarin, huwag na yung pag naghihingalo na siya o naghihingalo kayo, tsaka pa kayo nagpapatawaran, patawarin nyo na agad. Makakalaya siya, makakalaya kayo, mas luluwag ang buhay. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Yung puso nyo, dapat tinatayaman ng pag-ibig, hindi ng sama ng loob, hindi ng galit, hindi ng mga hinanakit, himutok, hindi ng mga pains and sorrows. Minsan na kayong nasaktan, tama na, ilibing nyo na forever, magpatawad na kayo para hindi maulit. Kasi habang sinasariwan nyo, bumabalik yung galit, bumabalik yung sakit, sinong lugi, edi kayo. Mas maaga, mas mabuti. Kasi maiksi ang buhay. Sayang ang bawat saglit na inubos mo sa pagiging galit. Pwede naman sanang inubos sa pagiging masaya. It is your decision. Ephesians 4:31, stop being bitter and angry and mad at others. Don't yell at one another or curse each other or ever be rude. Sayang. Minsan ka lang nagkaroon ng araw na ganito, ng petsang ganito, ng taon na ito sa buhay mo. May nakaaway ka pa, di ba sayang? Samantalang magsamakanda kung may naging kaibigan ka. Huwag sasayangin ang bawat sandali. Philippians 3:13, I forget what is behind and I struggle for what is ahead. Nililimot ko na yung tapos na. Sabing ganun. At kayo, mga kapatid, makinig kayo mabuti. Kung meron kayong kamag-anak, kapatid, mahal sa buhay, asawa, magulang, na nakagawa ng isang malaking pagkakamali nung araw, at alam nyo yon, at pwedeng-pwede nyo isumbat, pwedeng-pwede nyo siyang tapunan ng isang tingin pagka siya ang tinatamaan ng conversation kahit hindi alam ng iba, pwedeng-pwede nyo siyang i-blackmail ang sa kanya dahil mahina ka na, ano ang maaalala niya? Bigyan nyo ang mga bata ng mga magagandang maaalala. Una, para sa kapakanan nila. At kung gusto nyo isipin, meron din kayong benepisyo sa kapakanan nyo. Kasi kung anong inyong itinanim, aanihin nyo. Merong mga magulang, wala man lang ginawang mabuti sa anak, pinagmalupitan pa, sinaktan, kinawawa, inabandona, pero ngayong matanda, inaalagaan pa rin ang anak. Can you imagine kung gaano pa kasindi, kasweet pa lalo at kaganda yung pag-aalaga kung naplano man ang maganda? Kumisan ginagawa mo lang, obligado ka dahil magulang mo, pero wala ka ng gana dahil kumisan malayo ang loob mo o may kim-kim ka rin sa mga ng loob. Pero ang sarap-sarap naman nung mag-aalaga ka na dahil mahal mo. Hindi dahil obligado ka. So ang pagpapalaki ng mga bata, pakisamahan natin. At mga biyanan, lalo kayo yung donyang-donya pa yung edad nyo. No, alibaw, mga 40, 45 pa lang kayo, malakas na malakas pa kayo, kumikita pa kayo, ganggasantol pa yung mga hikaw nyo dyan. Talagang mga bagyo, ganggaba yung salakin, dami-dami yung dala. Yung meryabang pa kayo, para pa kayong pabo na naglalakad dyan, yung mga balahibo nyo pumapagaspas. Maging mabuti kayo sa mga manugang nyo. Kahit yung manugang nyo, wala pang nasabi sa buhay, wala pang nagagawa, wala pang say, nakikitira pa lang sa inyo, ibinibili nyo pa lang ng gatas yung anak nila, kayo yung donya-donya, tatanda rin kayo. Pag ang itinanim nyo sa manugang nyo, hindi maganda, anong ina-expect nyong aanihin? Ilalayo nila yung loob ng anak nyo sa inyo. Nakikitira lang yan sa inyo dahil walang choice. Oras na nagka-choice, lalayasan kayo niyan. Magpapakalayo-layo, hindi ibibigay sa'yo yung number ng cellphone nila. Tetelegrama ka lang, no? Sa RCPI. Can you imagine, ang tagal nun? So be nice. Magtanim ng mabuti.
lalo sa manugang kasi hindi mo dugo. Yung sarili mong anak, pagtsatsaga ang kanya kahit anong mangyari, ay yung manugang mo. Ang masama ngayon ito, ang tanda mo na, ayaw mo man, kailangan mong maalagaan ka at yun lang ang manugang na mag-aalaga sa'yo. O, paano ka ngayon? Nice mo ngayon kasi wala kang choice. Samantala kung nung may choice ka, naging nice ka, di ba mas masarap? Mas maganda. Ang matatalinong biyanan, ha? Nakikisama sa manugang. Dahil part na yun ang pamilya nyo. At bihirang ina ang nanalo sa manugang. That's the truth. Pag nahumaling na yung inyong anak sa kanyang asawa, lalo't amoy sabon, bagong paligo, anong nanay-nanay? Iba, malilimutan ka. So mabuti pa, lumagay ka sa lugar. Kung hindi mo man gusto yung manugang mo, dahil lang matalino ka. Kasi yun ang magandang gawin. Ngayon, di gustuhin mo na, total gusto ng anak mo. Mag-e-enjoy ka pa kaysa mainis. Wala ka namang magagawa. Nandiyan talaga yan. Tingin may okasyon. Kasi manugang mo yan. Maraming mga mabiyenan, hindi sila marunong. Nakikipaggera sa manugang. Anong mapapalaan nyo? Sa palagi nyo ba, magwawagi kayo? Wala. Stress lang. Be wise. Kung inaalagaan nyo ba naman ang mga anak nyo na, sa inyong kalakasan, edi mas masarap ang pagtingin nila sa inyong pagtanda. Ephesians 6:4, parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. Of course, the presumption is you are godly yourself to be able to teach children about the Lord. Kita niyo itong magbiyanan na si Ruth at Naomi? Ang sweet. Itong si Naomi, may dalawang anak na lalaki, namuhay sila sa isang foreign land. Taga ron yung napangasawa ng kanyang mga anak na lalaki. Namatay ang asawa niya, namatay ang dalawa niyang anak na lalaki, ang natira silang tatlong babae. Ngayon, sabi nitong matandang biyanan, mga iha, mag-uwian na kayo sa inyo inyong barangay. Kasi wala na ako natirang anak para ipakasal pa sa inyo. Eh, magkanikanya na tayo, gumawa pa kayo ng buhay niyo dahil bata pa kayo. Meanwhile, siya ang tanda-tanda na niya, byuda na, naulila pa sa mga anak, sino lang titingin sa kanya? Ruth 1:16-17, Ruth answered, please don't tell me to leave you and return home. I will go where you go. I will live where you live. Your people will be my people. Your God will be my God. I will die where you die and be buried beside you. May the Lord punish me if we are ever separated, even by death. Mga biyanan, sasabihin kaya ng manugang nyo sa inyo yan. Ang ganda, di ba? Ayaw siyang bitawan ng manugang kahit wala na yung asawa na anak niya. Kasi sila, may sariling relasyon na na-develop. Nagmamahalan sila bilang magbiyanan. So hindi lang sila artificially put together by this common man in their life, the son and the husband, but they have developed a friendship between them na wala na yung lalaki, tuloy pa rin sila. Mahusay na babae. Pareho sila. Mga manugang, makisama rin kayo sa inyong mga biyanan. Kahit darating ang panahon na kayo na yung malakas at hihina yan, hihina din kayo at magkakamanugang din kayo. Papaikot-ikot lang yung cycle na yan. At saka syempre, tumanaw ka ng utang na loob sa biyanan mo. Kung minsan, napag-aral yung asawa mo, kaya ang yabang-yabang mo ngayon, maganda buhay nyo, eh sino ba nagpa-aral dyan? Sino nagpalaki dyan? Di ba yung biyanan mo? Wala ka namang participation dyan. Ngayon, ikaw, aani ka na. So dapat, tumanaw ka ng utang na loob. At sino pa ba naman ang dapat mag-adjust? Hindi yung bata, natural. Kung may konti mga bisyo yung biyanan mo, may mga ugali, ikaw na mag-adjust. Ikaw naman itong bata eh. Lumagay ka rin sa lugar. Pareho kayong lalagay sa lugar, sasaya kayo. At hindi nyo hahatiin ang puso ng isang lalaki na common to the two of you. Kawawa naman yung lalaki, yung nanay niya, tsaka asawa niya, hindi magkasundo. Meron akong kilala niyan, mga kapatid. Sabi niya, gusto na daw niya magbarel. So kapatid, yung nanay mo at asawang barilin mo. Eh, sila pa nilag-aaway, ba't ikaw magbabarel? Siyempre, biro ko lang naman yon. Pero ang point is, may mga lalaking ganun gusto na magbarel dahil litong-lito na, siyempre mahal ang nanay, mahal yung asawa, kayong dalawang babae, mag-ayos nga kayo para tumahimik. Di ba? Napakahalaga nun. So sabi niya, saan man kayo pumunta, sasama ako nanay. Ang sarap na samahan. Number 10, paalala mga kapatid, do not retire prematurely.
Ano ba yung retirable age? 60, 65? Naku, nung araw yun. Ngayon, hindi na ganun. 92 nga, nagsasalsa pa. Diba? Do not retire too soon. Or let me say it, do not retire, period. Pag nag-retire kasi kayo, hihina kayo eh. Maiinip kayo, wala kayong gagawin. Although, you can reinvent yourself. You reinvent your work, one that fits you because you have already earned naman, ano? Kung anong degree of engagement ang gusto mo ibigay sa iyong trabaho, sa iyong proyekto, na-earn mo na yon. Kung gusto mong every MWF ka lang gagawa o every afternoon, you have earned it. But don't retire. Hihina lang kayo. Maiinip lang kayo. No? Stay as active and productive as possible. Although in your terms. Kaya mahalaga, may gawin ka sa buhay mo para pag nag-retire ka, may karapatan ka naman to name your terms and to dictate your terms. No? With God's help, no learning can be too late. Kahit anong edad natin ngayon, may natutunan tayo dito, it's not too late. May papakinabangin pa rin tayo. But those who have the benefit of youth and time, learn early so that you will have a longer time to enjoy.